Hi guys, for today's mini vlog, pumunta kami ng Star City dahil bagong bukas na ulit to. Ilalagay ko lahat ng magagastos namin kaya sana ma-enjoy nyo. Tara! 2:30 na ng tanghali at sumakay kami ng MRT para mapabilis ang biyahe. Bumaba kami sa EDSA Taft tapos wisik-wisik lang si kuya. Walang nabawas sa beep card ko dahil free ang MRT until April 30. 2:57 PM na at tatawid naman tayo papunta sa LRT station. May walkway na papunta sa LRT kaya hindi ka na mahihirapan. Ito na yung station at pinasok ko na ang bag sa machine. Tapos pumasok na. Napakadaming tao dito sa LRT. Dumating na yung train at nagbukas na. Hello! Umandar na at hindi naman crowded sa loob ng train. Bumaba kami ng Vito Cruz kung nasa ng Lasal tapos 14 pesos ang nabawas sa beep card ko from EDSA station. Magla-lunch muna kami dito sa Mang Inasal dahil anong oras na kami nagising. 272 pesos ang lunch namin tapos 228 pesos ang sukli. Kain tayo! Pagkatapos ay naglakad na kami papunta sa sakayan. Wala na yung mga orange cab dati kaya magta-tricycle na lang kami. 30 pesos each tapos hindi pa kami binaba mismo sa Star City. Naglakad patuloy kami sa initan. Pumunta kami sa tamang tawiran at tumawid. Ito na yung CCP at sign na to na malapit na sa Star City. Sobrang init kaya magdala kayo ng payong. Ito na yung Star City sa wakas. Hinanapan kami ng vaccine card at walang masyadong tao dahil weekday ngayon. May mga pasok sa trabaho. Pumunta na ako sa bilian ng ticket tapos walang pila kaya dire-diretso lang. 400 pesos yung ticket tapos 160 pesos yung Snow World. Total of 1,120 pesos. Nagbayad na kami at kumuha na si ate ng ticket. Chinek niya mabuti at inabot na sa akin. Tapos unlimited rides na din to. Pagkapasok ay may mga bilihan ng damit, souvenirs, pagkain at iba pa. Hindi pa kompleto yung mga rides kaya may mga spaces pa na walang laman. Ito yung unang ride na sinakyan namin dahil ito yung una naming nakita. Chill ride lang muna sa simula. Pagkatapos ay sumakay naman kami dito. Umiikot din siya tapos pwede mo din iikot yung upuan nyo. Mabilis lang din ang pila dahil wala talagang masyadong tao. At madami ding bilihan ng pagkain na tinumin. May bump cars. Tapos walang nasalo si ate. Pumasok kami dito dahil akala namin walang thrill. Mag-i-start na. Subukan nyo to pag nakapunta kayo dito sa Star City. Paabante muna sa simula. Hi! Tapos paatras naman. Sobrang saya ng ride na to. Talagang mabibigla ka. Pagkatapos ay dito naman kami sa Star Flyer sasakay. Mabilis lang din makasakay dito dahil isang ikot lang ang ride. Natapos na kami at nag-CR muna dahil ihing-ihi na ako. Outfit check! Nagutom kami kaya umorder muna kami ng hotdog sandwich. Ito yung price list nila at 60 pesos each naman yung binili namin. Niluto na ni ate yung tinapay at hotdog tapos nilagyan ng mayo. Nabitin ako sa isa. Umorder din kami ng isang mango shake at naghati na lang. Ginawa na niya yung mango shake at tinusok ko ng paper straw. Dito naman kami sa Ferris wheel at wala halos pila dito. Sumakay na kami tapos ito yung view sa taas. Ito yung Manila Bay at ito naman yung 360 degree view sa loob nitong Ferris wheel. Pa-sunset na kaya ang ganda at eksakto ang pagsakay namin. Pagkababa ay nakita namin tong napakalaking barbecue. For 60 pesos, umorder kami ng dalawa. Nakakatakam yung itsura tapos inabot na ni ate. Tignan yung itsura ng barbecue guys, kasing laki na ng mukha ko. Bumili din kami ng tubig for 30 pesos. Ito yung itsura nung ride kanina na akala mo chill lang. Pumila din kami dito sa Scream Avenue at dito kami nagtagal sa pila. Inabot na kami ng isang oras at kalahati bago nakasakay. Tapos ito yung mga palabas nila. Yun ang itsura sa loob at inabotan na kami ng 3D glasses. Nagsimula na sila habang naghihintay kami. Ulit, dinidisinfect din pala dito yung glasses. Natapos na sila, turn naman namin. Pagkatapos ay pumunta naman kami sa Snow World. Pwede mag-rent ng shoes dito for 30 pesos para sa mga nakachinelas. Ito naman yung ticket namin. 190 pesos ang ticket kapag dito ka sa loob bibili. Kaya mag-decide ka na sa entrance pa lang ng Star City. May photo booth din at natataka na kami. May provided na jackets tapos may bayad na 150 pesos each person tong gloves and earmuffs. Required sa loob to kaya mapapabili ka talaga. Bawal mag-cellphone sa loob kaya hindi ko mapapakita sa inyo. Pagtapos ay in-enjoy ko muna tong earmuffs. Nagpa-picture kami sa loob for 200 pesos each print at parang di worth it. Inabot kami ng 400 pesos. Outdated na yata yung camera tapos mas malinaw pa yata tong phone ko. Umakyat naman kami tapos Seahorse na ang pangalan ng dating Viking. Ang saya mag-surf dance kaso bitin na sa oras kaya umorder na lang kami ng paborito naming buko pandan sa Zagu. Palagyan nyo ng crystals para mas masarap. 8 PM na at sarado na yung ibang rides. 12 to 8 PM lang open tong Star City tapos ito yung itsura ng Star City sa gabi. Lalabas na kami at may malaking food court dito kung magugutom kayo. Ang mura ng mga shirt ni ate kaya napabili ako ng dalawa. Tinupi niya na ang mga damit at winasiwas ni ate yung plastic, tapos sinuot. Nagbayad na ako at nagpasalamat.
Nakawa 98 pesos ako sa dalawang damit na to. Bumili din kami ng ref magnet for 150 pesos. Nangongolekta na kasi kami ng mga ref magnet sa mga lugar na pupuntahan namin. Pauwi na ang lahat at dito ko lang nakita ang dami ng tao. Sobrang saya ma-experience ulit ang Star City. Nakakabitin dahil hindi pa kumpleto ang mga rides at bitin sa oras pero masaya pa din. Sa 400 pesos na unlimited rides, sold na sold na ako. Ito yung mga napili kong t-shirt for 99 pesos each. Stay humble at treat people right. Pagkalabas ay may mga UV na pauwi kaya hindi na kayo mahihirapan if magko-commute lang kayo. Tapos sumakay na kami pauwi. Bye!